Pinakita pa niya sa amin yung baril. Ito yung ginamit. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan. Mr. Kibuloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses niyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. So, at si Kibuloy ba talaga ang naguutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, di niya alam? Hindi naman po namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yon kung hindi inuutos mula sa taas. Okay. Ito ang bahagi sa sinagawang Senate hearing, mga kapatid, kung maalala ninyo. Ang mga akusasyon laban sa tagapagdatag ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, nakapanindig balhigbo talaga. Pero todo tanggi dito si Pastor Apollo Kibuloy at may hamon pa siya na dalhin niyo sa korte kung totoo man ang akusasyon ninyo. Tatalakayin natin, samahan niyo ko. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibo, mga kasama ninyo sa pagkakataong ito. At huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kumusta? Welcome po. Ating acknowledge ang ating mga kapatid na pumasok ngayon sa comment section sa ating live. Sila si Yam Muntijo, si Junilyn Rosalinda, Jogenes Serrano, si Sis Ninita Kadyug. Hello, kumusta? Isang pinagpalang gabi, Bro Wendell. At si Sarah Happy All Souls Day, presenting Baoko Mountain Province. Si Sis Elina Castulo, si Sis Marinela Asiboche, sa Kuwait pala siya. Si Sis Christy Concepcion Charot, hello. Si kapatid na Noel Ejercito, kumusta kayo? Si kapatid na Alma Bulan dyan sa Bukidnon. Uy, kumusta? Si Bicolana, hello. Si Achado Con, good evening sa lahat ng mga taga-subaybay, Bro Wendell, si Sarah, God bless, and Mama Mary loves us all. Si RMG Fishing Iscapit, good evening po, Bro Wendell. Si Jose Mariano sa Davao, si Torigi Joe sa Mountain Province. Uy, hello. Sa Paracelis, Mountain Province. Si Abdul Malik, good evening. Si Nanding and Elianif TV. Si Glory Abistola. Si Bicolana, si Christy Arriero, Noel Mahilom, Shado Kun, Elina Sorat, Jose Mariano, Sunny Fernan, sa lahat na mga sumusubaybay ngayon sa ating pananampalataya at katuwiran, si Sampagita Ganda, si Fia Pakera, si Mariano Barayan sa Antipolo City. Welcome po sa lahat na sumusubaybay sa ating live streaming. Bago tayo papasok sa punto por punto, balikan silipin natin itong nakapanindig balahibo na akusasyon na nauna ng
pinabulaanan din ni Pastor Apollo Kibuloy sa dating miyembro ng siktang itinatag niya. Ano po ba yung Second Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang Second Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Noon po, nag-start yung ano ni Kibuloy po, yung private army po. Noong panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi po ako nakasali doon, meron po mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo, 2015, na-endorse po yung ano, paaro sa dito po sa Kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro okay. Po. Under po ng 11 RCDG, at saka po yung sa ARESCOM po na ano, yung nag-train po is 1105 Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCG? RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, ano po, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippine Army. Ano po? At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng ano po? Si... Nag-train po is yung sa 1105 Community Defense Center po. Nag-train. Opo, yung under po na nga sa training. 1105 Community Defense Group? Group po, group. Community Defense Group. Okay po. Defense Center po. Center. Defense Center, okay. Bali po yung second Signal Battalion po is, ano po yan, bunubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Hindi po kagaya ng ibang mga reserve unit po ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na ano. Yung exclusive po talaga yung Second Signal Battalion under po ng SMNI. Oh, okay. Under ng SMNI, yung media company. Pero yung po. Media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong Second Signal Battalion. Opo. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko. Okay. Pasahin ko po yung ano yes, talaga. Yes, please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. So ito po yung ano namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Ano po is, Philippine Army Affiliate Reserve Unit, paaro, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Ito so, yung, ano, ito pala ay 2nd Metro Davao Signal, opo, Battalion, Signal Battalion, yung buong pangalan niya. Opo. Okay. Diyan ba sa 2nd Metro Davao Signal Battalion, kinukuha yung tinatawag na Angels of Death? Actually po, meron po tayong ano, diyan po niya kinukuha. Yung ibig kong sabihin, yung Angel of Death po kasi, yung mga nagpumapatay po, yung mga labi na sa makasamahan ko, na mga worker na napatay na po. Bali, kung saan po yun, for example, ako po, pag nakitaan ako ng loyalty, yung talagang gusto kong pakita yung faithfulness ko sa ministry, sa anak ng Diyos, bari kong gawin yun. So yung pagkaalam nyo sa Angels of Death ay pumapatay sila, pumapatay pati ng workers, pumapatay ng workers para magpakita ng loyalty kay Kibuloy. Yung Angel of Death is nabuo po yun yung sa mga agents sa kanya. Like sa pastora po, narinig nyo po sa kanyang ano, yung naano po ni Lulia, na papatayin yung mga pamilya niya pag lumabas, pag marami silang alam, tapos naglumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. Tsaka mayroon din pong member ng ano, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay? Jarog po. Jarog? Opo, Jarog. Sino po si Jarog? Duming Jarog, hindi ako, dato po yan ng ano, Kahusayan. Kahusayan? Sityo Kahusayan ng... Sityo Kahusayan. Opo, yung sa ano ata yan, sakop ata yan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sityo Kahusayan. Opo. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po na security department yan ng Kingdom. Kasi
more or less 21 department yung nasa loob ng kingdom, may logistics, ganyan, transportation. Opo, logistics kina Mr. Resita, o atigin kayo naman sa security department. Okay. Ganun po yung ano namin set up po diyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, usually sinasaktan yung mga miyembro? Maging ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Pari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya pa, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali. Lalo na yung sabihin, bawal mag-cellphone, bawal manood ng sine, bawal maglaro ng computer games. Because I was there, 15 years old pa po ako since 1999. I started yung nag-socialist ako, nagtitinda ako ng puto, kakanin. Tsaka po, yung mga palo po na, yung mga punishment po na sinasabi ni, lalo na po sila ni Ati Gingging, yung naranasan yung fasting na uso po yan dati. 99, I was there in Tamayong. Kaya po, totoo po yung sinabi niya, na bawal po talaga silang kausapin. Bawal pong tulungan, bigyan ng pagkain kasi madadamay ka. Tsaka yung hindi naman po sila makakain talaga kasi yung mess hall separate. Nasa taas yung sila, yung mess hall nasa baba. Makikita sila kung kakain. Tama yung sinabi nila, in order for them na mag-survive yung physical nila, inom ka talaga pag naliligo ka. Yun ang testimony din ng mga nakaranas din ng fasting na nakausap namin after nun. Sa akin naman po, yung paluan po, 2013, massive paluan. Po yun. Na pinasuot po kami ng SS, yung orange. Yung serpent seed po ang mini. Alam mo yung sa preso? Serpent seed? Opo. Naka-orange kami nun. Tanggap naman po namin yung time na yun kasi akala namin yung siya yung anak ng Diyos, yung talagang tanggapin mo yung punishment mo. Alam niyo po yung parang ang turing sa amin na yung trapo, mas may karapatan pa yung trapo kaysa sa amin. Hindi kami, kahit bata, bawal kami kausapin, bawal kami mag-ingay. Yung naisang beses na, tumawa kami, pinapalo kami ulit. Tawa lang po kasi mabigat kaya yung mag-ano ka ng bato. From gising kami ng 4 a.m., preparation para devotional 5 a.m., tuloy-tuloy na yan, work job, kain, tanghalian, kain lang, isang oras lang yung pahinga, hanggang alas 10 ng gabi yung ano namin, trabaho, puro mas overtime. Mas matagal pa sa pagkakaroling na 14 hours kayo, 4 a.m. hanggang 10 p.m.? Opo, hindi so, pa po kasali yung devotional. 18 hours, devotional pa. Bago matulog po, yung mga 11 na po kami makatulog, 11 or 12, ganyan. Ay, wow. Okay, so 16 hours, pwedeng umabot ang isang araw. Opo. Okay, yung mga pagpatay nung 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, si Kibuloy ba ang nag-order ng pagpatay sa mga dating KOJC members? Opo, kasi yung kay Simon po kasi, nasabi nila sa amin yan. Nakausap ko si Simon. Opo, way back, ano yun? Hindi ko na naalala yung mga taon na yun. Pero sabi niya na, kasi may galit daw kasi si Pastor doon sa yung Jaruk. Kasi yung lupa niya doon, ayaw ibenta. Jaruk? Si Jaruk at si Simon Tagnipes ay parehong tao? Or hindi po, iba. Magkaiba sila? Eh, so bakit, kung galit si Kibuloy kay Jaruk, bakit papapatayin si Simon Tagnipes? Ah, si Simon po kasi, nung matapos niyang patayin si Jarog. Ah, siya ang pumatay kay Jarog. Pumatay talaga. Matapos niyang barilin si Jarog, nagkasama ko siya sa KOGC compound, sa katitipan, na kung saan security din siya. Parang normal lang, parang walang nangyari. Hanggang sa lumabas siya, yung paglabas niya po, hindi pa siya nagkaroon ng threat kasi nanahimik lang siya nung time na yun. Pero di namin alam bakit few years, ilang taon na, bakit nag-live siya ng Facebook. Against na siya ngayon kay Kibuloy po. Magdala lang siyang Bible, yung against sa doktrina. Sabi ng ano niya, yung mga kanyang kapamilya niya, pinuntahan siya doon, nilapitan upang pabalikin. Ngayon, ayaw na niya kasi sabi niya, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kumbaga, nakasala siya ng ano, nakakuha siya ng buhay, nakautang siya ng buhay ng tao. Kailangan din niya, parang natanggap na niya. Yung pagpatay niya kay Jaro. Oo, tanggap na niya na may mangyayari din sa kanya. Kaya nga, ano talaga siya, sabi pa ng, kasi magkakilala kami ni Simon eh. Sabi pa nga niyang ano niya, yung mga kaibigan niya, yung parinti niya talaga, yung kadugo niya. Kamag-anak. Kamag-anak niya, sabi nga niya na
na kung saan magdadala na siya ng Bible. Ganun na po yung ano niya. Kasi parang nagsisisi po siya sa nangyari na gawa sa kanya. Hanggang sa dumating po yung time na pinatay talaga siya. At si Kibuloy ba talaga ang naguutos na pumatay? Baka mga tao lang niya, hindi niya alam? Hindi naman po namin, kung ako, hindi naman namin gagawin yun kung hindi inuutos mula sa taas. Sino ba kami? Magagalit lang kami sa isang worker, sa isang tao na against sa ministry, na lumabas, galit lang. Pero pag inutos niya na gawin namin yan, gagawin po talaga namin yun. Ay, kamusta naman yung pagtrato ni Kibuloy sa mga miyembro? Halimbawa, pag may sakit, pag may pangangailangan ang miyembro, kumusta ba? Pag may sakit po, yun lang po yung ano doon. Kasi kami, ordinary worker, dati yun, nararasan ko po nung nagkasakit ako ng pneumonia, basal pneumonia. Binibigyan lang po kami ng pamasahe, 100 piso. Tapos pa-check up sa SBMC, sa anong public ano hospital, SBMC. Tapos Southern Philippines. Opo, Southern. Hindi naman sa inaano natin, minamaliit yung SBMC. Maganda naman yung serbisyo doon, pero sa ngalan na nag-solicit ka, nakapagbigay ka ng income, 10 to 15 million every ano ba yung sinabi kanina? Ay, yung buong ano, pinag-anuhan namin. Yung araw-araw naka-income kami pag mayroong month of blessings, yung AOH na sinasabi, naka-contribute ka ng pera tapos nagkasakit ka, i-ano ka lang, i-pa-check up ka sa SPMC. Tapos niyan, i-ano ka pa sa lingap. Yung programa po ni ano, ni doon po sa Davao, yung lingap. Pipila ka doon ng ilang oras. At saka, hindi po sinasabi, pinasabi to yung, ano po, Madam Show, yung hindi pinapakilala na kingdom kami. Galing kami kay Kibuloy kasi mapapahiya daw si pastor kasi mayaman daw. Yung reaksyon ng tagalingap, malaman nila, uy, Kibuloy, mayaman yan. Ba't kayo nanghihingi ng ano? Eh, yun na nga. So, kayuda. Ganun po yung ano. Tama rin. So, kasi nakaka-generate kayo ng malalaking pera. Opo. Pero hindi, kumbaga, katumbas yung medical care na nakukuha nyo kapag kayo naman ang nagkasakit. Kung may ibang pangangailangan bukod sa health, ganun din ba yung nangyayari lang? Yung halimbawa po, yung katulugan nga namin, alam po nila General Tori po yun, yung napas sa Kenil Maranta, nakapasok sila doon yung tulugan ng mga babae doon. Parang dito, malaking lang tapos ano na, parang mga sardinas dyan. Tabi-tabi, lahat. Walang ano, walang maayos na tulugan. Kaya kabaliktaran po lahat nakikita natin sa TV, yung propaganda. Saka yung ano po, yung binibigay sa amin supply, sabon, ayan. Ayun po, walang, yung honorarium, swerte lang, mabigyan ka. 500 minsan, weekly, or 200. Depende sa tagal mo na sa loob. At sa kabila ng milyones na kinukuta sa inyo buwan-buwan. So pati yung mga higaan, ilang paligo lang kumpara sa kailangang higaan ni Ate Gingging nung may, ano lang, bear, tapos o may pako. Ito, very bare din sa karanasan ninyo. Ngayon, Sir Edward, pagkatapos nung mag-share kayo ng testimonya nyo sa Senado sa pamamagitan ng video noon, inamin mo na lumapit ka kay Crescente Canada. Yes, kayo po. So, maaari mo bang ikwento, Edward, Sir Edward, yung encounter na iyon? Opo, ganito po yan. Di ba po, yung last December, nag-ano po tayo ni attorney, yung nag-ano kami, yung about sa ano, yung coming na ano hearing. Opo. Gaya po sinabi ni ano ni Yulia, kahit nila po ni Tigingging, lahat kami dito, loyal at committed po kami lahat. Naniniwala kami na anak siya ng Diyos, glorified body. Kahit na lumabas ka, dahil parang doon ka na lumaki, yung mundo mo doon na umikot. Doon na umikot yung mundo mo. Tapos, pag na anuhan niya na nalaman mo na, para sa isip mo, na siya na talaga yung daan at katotohanan, kahit nasa labas ka, maano ka, magkaroon ka ng takot, baka mamatay ka, tapos siya yung harapin mo. Kung ganun po yung nararamdaman namin. Kaya, nung time na yun, uso yung pinalabas na nag-glorified na raw si pastor. Yung time na yun, hindi na siya nagpapakita gaano. So, lumapit ako ngayon kay Enteng Canada po, Crescente, sa Barangay Hall. Kasi baka sakali ako na totoo nga si pastor, ano ko talaga, nakadecide talaga ako na lumapit. January 16 or 17, kung di ako nagkakamali. Itong taon. Kumbaga, pagtatidol po yung gagawin ko, yung ganun. Kasi isusuka ko yung mga contact na staff ninyo. Gagawin ko talaga yon kasi parang na-feel ko na totoo talaga to si pastor. Parang, Lord, patawad po kung kakalun ako, nakakontak ako sa kanila, nila Arlene. Ganun pong na-feel ko kasi
I've been there for 20 years. Tapos yung, wow, yung faith mo, yung, alam mo na lumaki ka sa isang religyosong pamilya, yung ganun po. Tapos, paglapit ko po nung time na yun, buti na lang, may sinabi si Inting, bago ko na ibigay, buti na lang, hindi ko na ibigay yung number, hindi kasi siya nag-ask nung una. Unang ginawa niya, nag-usap kami, fellowship, ang ganda ng fellowship. Ito, ganyan talaga yung sa kingdom, buhay ni pastor, ganyan. Bigla lang kalagitnaan, na iba yung usapan namin, ba't naman kasi kayo pumupunta dyan? Ba't naman kasi kayo nag-testimony dyan? Hindi mo alam. Baka may riding ang tandem na paglabas mo. Ganon. Riding tandem. Yung bang sabi niya sa akin, mm-hmm, baka may riding ang tandem. Ano pang sinabi niya sa iyo? Tapos silang bayon daw, yung silang bayon po, yung military po na ano namin, ay yung naka-DS po kay Ibuloy, sabi niya, ba silang bayon, bago lang may pinatay. Ano pangalan nun? Lambayon po apelido. Parang Dino ata yung pagkakaalam ko. Nilo Lambayon. Dino. Dino Lambayon. So anong nung sinabi ni Mr. Canada yan, Enteng Canada, na isang riding in tandem lang yan, tama ba na tinanong niya sino yung kausap mo sa mga staff ko? At nung binanggit niya yung riding in tandem kaugnay ng mga staff ko, ano yung pagkaintindi mo sa tanong na yon at sa sinabing iyon? Ang pagkaintindi ko po na maaari kaming ipapatay kung papatuloy namin itong ginagawa namin. Kasi pagbanggit niya na silang bayon, doon po ako na ano, medyo na, kasi silang bayon po kasi, kasama ko yan sa Julo na nangharas doon sa mga, yung mga native doon, yung mga nakatira sa Julo. Mga lumad? Lumad po. Uh-huh. Pumunta nga, yung ebidensya, marami tayong ebidensya. Uh-huh. Yung si LJ Lindaan, yung sa JMA News, pumunta doon. Yung si dating chief ng Tibungko at Tugbok, si Alcala ba yun na ano, pumunta din sa amin, interview. Uh-huh. Ako yung kaharap. Uh-huh. Yun po yung mga ano, yung kasi silang bayon po kasi, nag-alias pa nga siya noon, alias Rico, tapos naka-wig siya. Alias Rico? Oo, oh, ginamit niya doon sa ano, Julo. Uh-huh. And kanina nung Sir Edward, nung binabanggit niyo sina Simon Tagnipes at Jaruk, may binanggit din kayong usapin ng lupa. Ito rin ba ay kaugnay ng mga hinaras na mga lumad? Or opo, opo, kasali na yan sa Julo. Buong ano ng Tamayo. Jolong. Julo. Sityo Julo. Sityo Julo. Opo. Okay. So. Okay, so yung encounter nyo, yung pag-uusap nyo kay Mr. Canada ay may ganong parang banta na ang dating sa inyo pwede kayong ipapatay dahil binanggit yung riding in tandem. Pati nung tinanong niya sa inyo, yung staff ko, binanggit din yung riding in tandem. Ano yun? Pati staff ko, binabantaan nila? Hindi po. Ah, hindi naman talaga direct na banta. Pero ano lang, parang ano lang ba, yung ano ka, pag ano ka dyan, iniksian lang, na ano, bayarang riding in tandem. Kaya na ano po ako, natakot din po ako nung sa mga kasamahan ko na staff. Kasi, konsensya ko rin naman, kung ibinigay ko yung numbers. Yan, nirason ko na lang na, ay, yan na, iwan yung ano ko, sa ibang isang, nandoon sa isang cellphone ko yung ano, makontak kasi nagmamadali akong pumunta dito para makausap ka. Kaya, alam niyo po ba, pinag-isipan ko yun bago pumunta doon. Nalangin talaga ko, Lord, kung kalooban mo na totoo si pastor, magaganap talaga ito, mangyayari talaga na babaliktad talaga ako. Buti na lang, naka-mention siya nung time na yun. Parang yun na yung ano ko eh. Alam mo yung masaya ka, nag-usap kayo, fellowship, tapos biglang kumambyo. Yung saya mo, nabaliktad, na ano, na, uy, parang ano to ah. Iba. Iba na to ah. Mayroon namang inutusan nga si Simon. Kaya lahat ng napatay po nila, na mga kasamahan ko, sila Simon Tagnipes, sila Nanay Ilsa Bolivar, si Raymond Pasyol, na ano po, naalala ko po doon sa ano ko, yung na-recall ko ba sa isip ko, bida to ah. Yung kawawa yung mga kasamahan ko. Si Elsa Bolivar na binanggit din ni Ate Gingging kanina, yung senior citizen. Opo. And then binanggit nyo ngayon si Raymond Fasyol, na binanggit mo rin dati sa opo, video, opo, interview nyo. Marami ba to yung mga pinapapatay, no? Actually, mayroon pa po mga iba dyan na hindi ko po minention, baka ano na po yung magsabi. Opo. Mga ilan po sa pagkaalam nyo? Kaalam ko po, mayroon pa ngayon pastor, under investigation po, yung isang pastor na ano pa po, yung si Dishera, yung apelido Dishera, worker din po yun dati, member o worker yun siya. Kung hindi mo kasi maano, kahit sabihin mo na, ano po, Madam Chair, bakit
mga member o mga worker, parehong ikinamatay, pwede namang magkasakit yung isa, nabunggo ng tricycle yung isa, pwede naman yung, bakit puro baril? So, panay-baril ang, o, pag-baril panay, ang ikinamatay? Panay puro pag-baril yung, pag, ano, yung kinamatay ng mga, ano, coincidence talaga. Tapos, kung mag-imbestiga kayo doon sa, ano, mayroong fall guy, mga ganun po. Okay. So, may mga fall guys pa? Na, ano, nahuli. Tapos, hindi naman pala yung, ano, yung totoo, yung baga, hindi alam ng pamilya na may nahuli na pala sa, ano, sa mga suspect, yung ganun po na, ano, sinikreto ng police station. Dagan salamat, Edward. Paki-stay on para sa rest ng hearing natin. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makarap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Kibuloy, Mr. Kibuloy, yung tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po, sa tingnan ko po muna ang exact na... Kahit in estimate po? More or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay. Sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At wala ginamit pong, nyo ba ang relisyon para i-sexually abuse wala sila? Wala pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya in-appeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Yulia. Tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Yulia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Wala pong polisiyang ganun ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi halimbawa po. Yung parusang dry fast? Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay ipa-fasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo.
Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yun? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat it po. It was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Panet? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Panet o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero alright, hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Panet? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Panet o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Panet, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Panet Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinukup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Panet? I invoke my right to remain silent. All on the issue rin po. Ngayon po, kinoconfirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na Angels of Death? Yan po ay kasinungalingan. Mm-hmm. At kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung Angels of Death? Hindi ko po, invento po nila yan. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung ano ba ito? Yung saan na ba yung teka ha, kay Edward, yung Second Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I invoke my right to remain silent on that issue also. Alright. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement, kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano po nakustudiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement agencies? With that issue po, I also invoke my right to remain silent. Alright. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong IFA flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy. Okay. So, yun ang bahagi lang, no? Kung maalala nyo, may lumabas na liham na ipinadala ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga kaanib at sinabing ang pagkakataon sa Senado, Senate hearing ay isang malaking pagkakataon na sasagutin niya yung mga
patong-patong na akusasyon sa mga kaanim mismo dating miyembro ng siktang itinatag niya. Pero na pansinin niyo, panay-invoke ng kanyang rights, no? So, at binubulungan siya sa kanyang abogado. Okay? So, yun ang bahagi, mga kapatid. To make his message known is our responsibility. So, here we are to pledge our lives to the Lord.